malolos dito sa pastry chef. At aatin po ako ng binyag. Binyag po sa anak ng aming kapitbahay, barkada na rin ng aking asawa. So ayan po. Dito pa ako sa labas ngayon. Ayan po, may mga sasakyan. Pakita ko po sa inyo. Ayan. So, samahan nyo na po ako. Papasukin na natin yung loob. Yes. Okay. Ayan po ang dito sa baba. So, ang binyag doon sa taas. So, akit natin sa taas. Ian Janaya. Okay? At saka kung saan nila nakuha ito. Okay, kaya sabi ni Kuya mo, sabi niya, hindi ko alam sa nanay ko. Saan nga ba nakuha ni nanay yung pangalang Ian? Okay, na Jamon. Pero sa kanila, saan nyo nakuha itong Ian, okay, Janaya, kung ano ang pahulugan nito na magsisignify sa pagkatao ng baby na i-dedicate natin ngayong tanghali. Okay? Sino ba ang magsasabi? Si Kuya? Okay. Kuya Mon. Okay, dito raw. Before yung meaning, yung reason kung bakit nag-tangkap kami sa Izel G is because yung first daughter namin, Izel G, so yung initial niya is INJ. Tapos yung before pa man ako mabuntis, yung just in case na mag-aaral na ito, nag-ano kami na yung name, yung bawat letters niya, nakuha sa ghost name namin. Pag-inig na nyo yung lahat ng letters niya. God has answered. Yun. Kasi yung name niya, ano to eh, God's ear, yung G. Yung ito sa kanya, Janaya. Yun, God has answered. Kasi, yun na, so dito na bininiyagan yung baby. Dito na rin ang reception. So 2-in-1 siya. Before siya ipangalan. Hindi ko lang ipakita sa inyo ang baby dahil may patakaran sa YouTube sa kanila. So this is the answer of God. Kaya pala Janaya, Ian Janaya. Okay, pwede ba natin silang palakpakan? Tulad niya yung mga disciples, sabi niya, huwag niyong pigilan yung mga bata, yan sila lumapit. And then also in the Bible, makikita natin that God gave us a guidelines for us to follow so that mapalaki natin ang ating mga anak na ayon sa Panginoon. Ibig sabihin, yung Bible is a guidelines for each and every one of us, ato, na ito ang tamang daan kung paano natin palalakihin yung mga babies natin kay Lord. Bakit? Okay, kasi para pagdating ng araw, yung anak magiging maswerte. Christian. Sinasabi dito, naniniwala tayo sa swerte. Yan. Ingatan natin, ha? Kasi yung paniniwala sa swerte, pagkakalam ko, yan ang sinisimula ng kamalasan sa buhay. Okay, kaya hindi na ako naniniwala sa swerte. Okay, seriously, ano ba ang kahulugan ng dedication? Okay? Para maging maliwanag sa atin, hindi lang ito ritual na pagka nanganak, kailangan ipag-dedicate mo yung baby mo kay Lord. Ano ba ang kahulugan nito? Allow me just to read. Yung panghahawakan ng bawat isa sa atin ngayong umaga, paano ba natin mapapalaki ang ating mga anak na ayon sa kagustuhan ng Panginoon? He write it down in the book of Psalms. Allow me to share it to you. In the book of Psalms 100. So ito na po kami, lumalapang na. Pangalawang lapang na ito. Kumari. Ayan si Darnay, eh. Ayan si Darnay, eh.
Ayan. Lahat na sila ay mga kumari ko na. Patong-patong na ako. So, ayan ang aming food. Kita ba nyo? Aming food, no rice. Diet, wala akong rice. So, may second batch pa po ito, guys, sa house nila. Parik mo po. Parik mo. Nasa ano ba si? Ayan, busy yung mga ano, yung may ano, may ganap nito. So, kakain muna kami. Cupcake. Ayan ang nagpapabinyag. Nakatalikod. Ayan si Momo. Ayan siya, yung naka-red siya yun. Dalawa yung naka-red eh. Yung isa yung nasa dulo. So itaas natin ang camera para kita ninyo yung lahat. Mon! Ayan ang may pabinyag. Ayan. Ayan. Bababa na kami. Bababa na ba sila? Ewan ko na saan. So, bababa na po. Uwi na. Ayan na po ang baba. Ayan na po ang baba. So, dito na po tayo sa baba. Lalabas na po kami. Pupunta sila bus. Sana ba yung mga kasama ko? Na, mainit po dito ngayon sa labas at kami po ay uuwi na. So hanggang dito na po ang aking video, guys. Mag-subscribe po kayo sa aking channel, Arlene Cruz, at i-click lang yung bell notification para updated po kayo sa aking